Hello, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpuri sa Panginoon. Isang napakagandang umaga po para sa ating lahat ngayon. Na pasalamatan po natin at isigaw ang goodness ng Lord sa lahat ng nangyayari sa atin. Ang sabi po ng awitin, "All my life you have been faithful." Sa lahat ng pagkakataon, minuto, segundo ng buhay natin, tapat ang Panginoon sa bawat isa. Sige po, awitan po natin ang Panginoon. Awitin po natin yung goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Your goodness is running out
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Turn me your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful, yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Awitin po natin prayerfully. In all my life, in all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 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 Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We will sing of your goodness, O Lord. Masasabihin namin, Panginoon, sa inyo ay salamat. Hallelujah, O God. We thank you, Jesus. Thank you, Lord, from the bottom of our hearts, O God. Sa lahat ng space ng puso namin, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, O Lord. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflowing me. Tas po natin ating kamay. Thank you, Jesus. You set me free. You set me free. Christ my Savior. Christ my Savior. You rescued me. Hallelujah. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Set me free, Christ my Savior. Christ my Savior. You rescued me. Minsan Papa, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me Christ my Savior. You
rescue me. You've given me life. You opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me. Sabay po natin sabihin sa Panginoon, thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior. You rescued me. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin, O God. Sa kabutihan mo sa amin. Sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at nabuhay ka. Kabutihan mo pa rin, Panginoon, ang aming nararanasan sa aming buhay. Ama, hindi matatawaran ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Anumang panahon, anumang sitwasyon, walang makakapaghiwalay, Panginoon, sa amin sa pag-ibig mo. Silangan at kanluran, hindi mapagtagoob, Panginoon. Hindi masukat ang lawak ng pag-ibig mo, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, ang aming buhay. Tapat na Diyos na tunay na sa amin nagmamahal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Makaupo na po tayong lahat. Amen. Amen. Magandang umaga pong muli sa ating pong lahat. Sarap po magpuri sa Panginoon, di po ba? Okay, ayan. So, ngayon po, papatuloy po natin ang ating pag-aaral. May kinalaman po sa mensahe o sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa unang kayong unang sulat sa mga taga-Korinto. Ang ating pong topic ngayon ay the message of the cross. marahil tayo po ay alam na natin narinig natin po yung cross. Ano po? Ang cross po ay dalawang bagay. Isang kahoy pataas at isang kahoy na pahalang. Ayan, isang pataas at saka isang pahalang. Pag pinagsama natin, pinag-cross natin, ang tawag yan ay cross. Nakalimitan po ito. Noong araw, ginagamit po ito bilang bitayan. Diyan o pinapatay yung mga taong mga kriminal na pinaparusahan ng batas. Pero ngayon, titingnan po natin. May mensahe po pala ang cross para po sa atin. Opo. So natin natin po mga Biblia, 1 Corinthians 1:18-24. Okay. 1 Corinthians 1:18-24. Ito po ang sinasabi. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age?
Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of this message, preached to save those who believe. For the Jew requests a sign, and Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. But those who are called, both Jews and Greek, Christ the power of God and the wisdom of God. Ayan. Walaan po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. The power of the cross. Ang cross po ay malimit nating makita, lalo na po sa mga simbahan, meron pong cross. Punta ho kayo sa simenteryo, ano po, ayan, bagaman marami pong simenteryo ang magsasara ngayong Todos Los Santos. Pero kung kayo po yung mga gagawin po diyan, sa anumang kadahilanan o kailanman, makikita po natin na ang mga libingan po natin ay marami pong cross. Okay, at meron din pong mga tao na ginagawang pintas ang cross, ginagawang hikaw ang cross. At sana naman ay naiintindihan nila ang ibig sabihin kung kanila man gawin itong pintas. Ano po, at kung bakit ito inilalagay sa mga libingan, sa mga nicho, sa pansyon, mga puntod, ay nilalagyan din po ng cross. Ayan. Basically, ito po ay ginamit bilang simbolo ng Kristyanismo. Ano po, sapagkat ang Kristyanismo po ay nauugat po kay Kristo na napako sa cross, kaya po yung cross po ay ginagamit pong simbolo ng Kristyanismo. Bagaman bago pa po gamitin ng Kristiyano yan, ginagamit na rin po yan ng ibang mga pananampalataya. Ano po, wala pa yung Kristyanismo, nagagamit na rin po yung cross na yan. Kahit po dun sa ancient Egypt, ay ginagamit po ang cross. Ano po, particular po, ang malimit nilang magamit yan, yung tinatawag pong ankh. Yung cross siya, pero yung itaas niya ay pabilog. Ano? Parang pintas ang itsura. May bilog sa itaas, tapos yung cross doon sa baba. So, yan po ay nagagamit na nun. Pero after po ng death ni Jesus Christ, ginamit na po yan ng mga Kristiyano upang ma-identify ang kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. So, maganda po na meron pong cross, pero mas maganda kung naiintindihan po natin ang kapangyarihan o ang mensahe ng cross, kasi po ayaw po natin na yung cross ay maging dekorasyon lamang. Ano po? Ayan. Pangalawa, ay baka ang ating pananampalataya ay mapunta po sa cross at gawin naman natin itong anting-anting. Hindi rin po maganda yan. Ang ibig sabihin natin, ang mas maganda, na alam natin ang mensaheng yan at ang kapangyarihan ng cross ay nandun po sa mensahe. Ano po, hindi po yung cross mismo, kundi dun po sa mensahe ng cross. Ano ba yung sinisimbolo ng cross na yan? So number one, the message of the cross. Sa 1 Corinthians 15 verse 3, it is Christ died for our sins. Yan. Namatay po si Kristo alang-alang sa atin pong mga kasalanan. Yan po yung sinisimbolo po niyan. Sabi po sa 1 Corinthians 15:3, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Yan po ang sinisimbolo ng cross, yung kamatayan ni Kristo doon sa cross na yon, kasi doon po siya namatay eh, no po. Ipinako siya sa cross. Ayan, tapos ay noong bago siya ilibing ay tinusok po siya sa tagiliran at lumabas yung tubig, lumabas yung dugo niya. Ayan, at dineclare siya pong talagang patay na bago po siya ilibing. So yung kamatayan niya sa cross, ito po yung atin pong inaalala. Na every time makikita natin yung cross, ay malaalala natin si Kristo ay namatay. Ang tanong, bakit? Ano po, ang dami namang taong namatay doon sa cross. Meron pang dalawang magnanakaw sa tabi niya. So, baka pag nakita niyo yung cross, maalala niyo yung magnanakaw, hindi si Kristo. Delikado po yun. Ano? So, kapag nakita kayo ng cross, kailangan maalala natin na si Kristo na napako doon sa cross. Yan po ang mensahe niyan. Sa Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, bukod po doon sa kamatayan ni Kristo, ano po, kasama po na dinedemonstrate po ng cross na yan ay ang pag-ibig ng Diyos.
Kasi si Jesus, hindi naman namatay lang ng ganun-ganun lang. Ano po, kaya siya namatay because of God's love toward us. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya po ibinigay niya si Jesus upang siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. Ayan, upang bayaran niya ating pong mga kasalanan. So, yan po dapat ang maaalala natin at makikita natin doon sa cross. That is the message of the cross, the demonstration of God's love towards humanity, towards the people, and to reconcile us to Him. Mareconcile tayo, mabalik yung ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan yan. Ano po? At yung magandang relasyon na sinira ni Satanas noong si Adan at si Eva ay nagkasala sa hardin. Nasira po yan. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, na-reconcile tayo. Nabalik po tayo sa Panginoon. Yan po ang mensahe ng cross sa atin. Ang problema, maraming tao ang hindi nakakaunawa. Kaya ito po yung pangalawang point po natin. The cross is foolishness to those who are perishing. The cross, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Para doon sa mga napapahamak, ito po ay kamangmangan. Ayan, ay para sa kanila, yung mga naniniwala sa mensahe ng cross, ito yung mga taong nadaya. Ito yung mga taong nagpaloko. Ito yung mga taong walang magawa sa buhay. Ito yung mga taong hindi nag-iisip. Yan, yan po ang tingin ng mga tao. Yung mga mapapahamak, ano po, ayaw nilang maniwala sa mensahe ng cross. Halip, tinitingnan nila ang cross bilang foolishness. Okay. Meron pong binanggit na dalawang grupo po ng tao. Hindi yan, si Pablo. Number one, yung Jews, mga Hudyo. Ito po yung mga Israelita. Okay. Sabi po dyan, but we preach Christ crucified to the Jews a stumbling block. Ayan, stumbling block daw ito para sa mga Hudyo. Ayan. At ang pangalawa, yung mga Greeks naman, ito daw ay foolishness. Verse 22, for Jews request a sign and Greek seek after wisdom. Ayan. So makita po natin, yung mga Jews, stumbling block, katitisuran ang mensahe ng cross para sa kanila. Ayaw nila kasi tanggapin si Jesus na siyang tagapagligtas. Because ito pong mga Jews na ito ay nag-aantay ng Mesaya, nag-aantay po ng tagapagligtas. Na ang kanila pong expectation sa tagapagligtas, isang warrior, like King David. Sapagkat ang hula ng mga propeta ay manggagaling sa lahi ni David. Kaya ina-expect nila na itong isang hari din, warrior, tatalunin yung mga mananakop, particular po itong the Roman Empire, at sila'y magkakaroon ng kalayaan. So, dahilan po dito ay natisod sila kay Jesus. Kasi sa halip na sila'y palayain mula sa Roman government, ay ang tinalakay ni Jesus ay tungkol sa mga kasalanan sa puso ng tao. Nagturo siya about holiness, ayan, about repentance. Na habang ang mga Hudyo, ang tingin nila sila ay mga matutuwid, sila ay mga tama, sila ay mauhusay, sila ay mga anak ng Diyos, ay sila ay nirebuke ni Jesus, particular po mga religious leaders. Yung mga Pariseo at saka mga Eskriba, ito po yung mga nirebuke po ni Jesus. Sinaway niya, pinagalitan niya, at itinama niya o sinikap ni Jesus na ituwid sila. Ayan, ay ayaw nila ng ganon. So naging stumbling block po si Jesus para sa kanila. Kaya po naman nila ipinako sa cross si Jesus. Ano po? So, at kasi yung kanila pong hinihinging sign, ano, for the Jews request for a sign, ang hinihingilang sign ay yung merong magiging deliverer sa kanila. Ipagtatanggol sila. Ayan, laban po sa mga Roman government at sa lahat ng mga mananakop sa kanila. Eh, hindi po ganon. Ang nakita nila ay isang taong sumasama sa mahihirap, ayan, sumasama sa mga prostitutes, sumasama sa mga makasalanan, ayan, tapos yung mga maharlika, yung mga religious leaders, sinasaway niya. So, hindi nila tinanggap yung sign na yon, sapagkat iba yung kanilang expectation tungkol sa Mesaya na darating. Kaya po sa mga Hudyo,
it is a stumbling block, foolishness sa kanila. Itong ano. Okay, sa mga Greeks naman, ayan, foolishness, bakit? Yung mga Greeks po kasi, eh mga matatalino. Ayan, naandyan po yung sikat po na university sa Athens. Ayan, sa mga Griego. Yan po kasing Corinto, yan po ay more on economic city. Yung Athens po kasi more on educational city. Parang university belt po yun, ano? Pero itong Corinth, ito po ay economic. Bakit? Dito po ang sentro ng kalakalan. Dito po nagtatagpo ang mga mangangalakal mula sa dagat. Meron po diyang pier kung saan diyan ibinabagsak ang mga kalakal. At mula naman po sa lupa, ibinabagsak din po ng mga kalakal diyan para ikarga naman po sa barko. So, sentro po ng komersyo yan. Kaya po yan yung maunlad at mayamang city, ang Corinth. At marami pong tao dyan, lahok-lahok. Pero yan pong mga Griego, kasi yan pong Corinto ay isang city po ng Greece, kaya mga Griego po nakatira dyan. Ang mga Griego po napakahilig sa karunungan. Ang hilig nila sa debate, ang hilig nila sa diskusyon. At tuwing meron darating na bagong turo o bagong kaisipan, ay dinadayo nila yung pinupuntahan nila. Pag nalaman nilang merong dumating doon, merong bagong itinuturo, pinagkukulumutan po yan at handang makinig ang mga tao. Nakikinig po sila dyan at tinitingnan nila kung yung turo ba na yon ay katulad ng kanila o iba, kung sila iba, ano ang kaibahan. Ayan, at kanilang pag-aaralan yon kung kanilang tatanggapin o kanilang ire-reject. Kaya po diyan po sa Greece, diyan po kilala yung tinatawag po nating modern philosophy. Ano po? Sila Plato, Socrates, Aristotle, diyan po nanggaling po yan. Diyan po nagpasimula ng tinatawag pong modern philosophy. Kaya po matatalino po yung mga Griego yan. Katunayan, sa panahon ng Roman Empire, isipin nyo, Roman Empire na yan, ang language na ginagamit nila, Greek pa rin. Nauna po kasing nasakop ng Greece sa pangunguna po ni Alexander the Great, yung pong malaking part ng Asia, at saka nakarating pa po rin siya ng Africa and some part of Europe. Ano po? Nasakop po ni Alexander the Great, ang ginawa ni Alexander the Great, kinonvert nila yung language ng mga tao. Lahat ng kanyang nasakop, pinagsalita niya ng Greeks, tinuruan niya. So, nag-implement siya ng panibagong uri ng education. Kaya po ganyan. Dahil ho, sila nga ho'y mahilig sa karunungan, education ang kanilang malaking influence dyan po sa malaking part ng Asia and Europe. Kaya nga po yan, yung Corinth, pati po yung Jerusalem, panahon po ni Jesus, ang salita nila ay Greek. O hindi ho Latin. Yung Roman po kasi, Roman Empire, ang salita po nila ay Latin. Pero yung pong yung mga nasakop po nila, ang salita nila ay Greek, ano? O, kaya makita ho natin, ganun ang impluwensya ng education ng Grecian Empire doon. Kahit po nasakop na sila ng Roman Empire, ay nanatili pa rin ang language na Greek. Okay. So, dito po, para sa kanila, foolishness ang message of the cross. Bakit? Kasi para sa kanila, ang message of the cross ay it connotes a message of defeat. Isipin mo, mamatay ka sa ano, hindi talo ka, mamatay eh. Diba? Para sa kanila, dapat ikaw yung buhay, ikaw yung bida. Kaya para sa kanila, message of the cross is foolishness. Paano naging tagapagligtas? Yung nakapako sa cross. Ayan. Hindi nila matanggap yon, ano? Mahirap. Bagaman meron din, ano? Meron ding mga nakatanggap, pero bihira po yun. Sabi po, verse 22, for Jew request a sign and Greeks seek after wisdom. Para sila mapaniwala mo, kailangan kang gumamit ng maayos ng mga salita. Kailangan mong gamitan sila ng filosofiya. Kailangan mo silang gamitan ng syllogism, ang tawag po sa yata sa philosophy yun, ano? Medyo nalimutan ko yung philosophy ko. Anyway, meron po yung mga principle of communication, mga logic, gagamitan mo yan. At kapag ka natalo mo sila sa argumento, maniniwala sila sa iyo. Pero kung hindi mo sila matatalo sa argumento, ang tawag sa iyo ay bubbler.
bubbler, mga magaling ka lang magsalita, pero hindi mo sila na-convince. Ano po? Ayan. So, ganyan po ang mga Griego. Kailangan mong patunayang magaling ang iyong argumento, maglalagay ka ng premise, tapos magagawa ka ng mga evidences sa premise, tapos dadating ka doon sa conclusion, sasabihin mo, I therefore conclude that. Ayan. So mula sa premise, iyong pinatunayan yan, tapos dumating ka sa conclusion, pag nakita nilang consistent ka mula sa premise hanggang doon sa conclusion, maniniwala sila sa'yo. Pero kung hindi, sabi nila, inconsistent ka. Kaya ang hirap po i-convince sa mga taong ito. Yan. Nahirapan po si Pablo, yung mga Hudyo, nahirapan sila i-convince kasi ang hinahanap nila ay sign. Pero itong mga Greek, ang hinahanap nila wisdom. Ayan, kaya ang hirap din convert. Pero, ito ang good news. Meron ding naniwala. Hindi naman lahat ay kumontra o hindi naman lahat sumalungat. Meron pong naniwala. At ito po yung third point po natin. The message of the cross is the power of God to those who are being saved. The message of the cross is the power of God to those who are being saved. Ito ang kapangyarihan ng Diyos doon sa mga naliligtas. Ayan. At meron ng mga Hudyo na sumampalataya. Meron din naman pong mga Greeks na sumampalataya. Okay, sabi po sa Romans 1 verse 16. Sabi po yan, sabi ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greeks." So sinasabi nito ni Pablo, hindi niya daw ikinahiya ang ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Number one, sa Jews. Bakit po sa Jews? Kasi ang si Jesus, Hudyo. Si Jesus ay doon nagministeryo sa mga Hudyo. Doon siya nag-preach ng gospel. Marami po siya. Mga alagad niyan, the 12 disciples, mga Hudyo, the mga first converts niya, mga Hudyo. At ito po ang unang church ay natayo sa Jerusalem, a Jewish-dominated community. Ayan. So ito, ang kaligtasan ay para sa mga Jew. Ano po, even sa salvation from Abraham ay mga naging Hudyo na po yan. Ano po? Ayan. Abraham, Isaac, and Jacob until the New Testament. Ayan. Tinawag na po silang mga Hebrews or Jews. Okay. So yun po. Kaya po to the Jew first. At si Pablo tuwing pupunta sa mga communities, halimbawa nakapunta siya sa Ephesus, nakapunta siya sa Corinth, una niyang hahanapin ay yung synagogue. Ang synagogue, it is the place of worship ng mga Hudyo. Ito yung kanilang mga maliliit na simbahan. So pupunta siya roon, nahanapin niya yung mga Hudyo roon, especially sa panahon po ng Sabbath, time of worship nila, pupunta po siya doon, makikipag-discussion siya, makikipag-paliwanagan siya. At ito po ang daladala ni Pablo. Ang daladala niya ay si Kristo na napako sa cross. The message of the cross. Yan po ang hindi maintindihan ng mga Hudyo. Ano po? Kaya po hindi sila tinatanggap. Pangalawa, ay meron pong mga Hudyo mula sa Jerusalem, sinusundan si Pablo. Pag nalaman si Pablo ay nasa Corinto, pupunta sila roon. Guguluhin nila yon, sisiraan nila si Pablo. Kaya po si Pablo lagi nalalagay sa bingit ng kamatayan kasi pinagpaplanuhan siyang patayin, bugbugin, hulihin. Gawa nga may mga Hudyo na naninira. Ano po, umalis na nga si Pablo, lumayo-layo na. Sinusundan pa rin siya kahit saan siya makarating. Tapos ay sasabihin ng mga tao, yan si Pablo ay nanggugulo sa Jerusalem. Pero meron mga open-minded na Hudyo, sabi niya, sige, pakinggan natin kung ano sasabihin niya. Yun ang maganda, no? Yung mga open-minded. Ayan, pero kasi yung ibang mga Hudyo, pagkakuha, sabi, hindi namin alam na ganun pala meron ganun sa Jerusalem. Yan. So, kung hindi lang nagpunta doon yung mga Hudyo para guluhin, eh hindi nila malalaman yon. So, yung iba ayos sumampalataya, pero ang salvation, sabi po ni Pablo, to the Jew first, kasi una talagang pinipreach ang gospel sa mga Hudyo. Pero dahil sa pag-reject nila, lumalabas si Pablo, pupunta siya sa mga Greeks, pupunta siya sa mga Gentiles, para kasi ayaw tanggapin ng mga Hudyo. Kung meron man tatanggap, konti-konti lang yon.
Ayan, kaya ang gagawin niya, pupunta siya doon sa mga Gentiles upang doon mag-preach. At doon maraming sumasampalataya. Yan po. So, doon sa mga sumampalataya na yon, sabi dito, it is the power of God unto salvation. So, verse 18 ng 1 Corinthians, sabi rito, yan, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sa mga naligat, it is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos yung message of the cross. Ano po? Kasi, ito yung nagliligtas eh. The message of the cross, ito po yung kamatayan ni Kristo na kung without the shedding of blood, there is no remission. Sabi po sa Hebrews 9:27, without the shedding of blood, there is no remission. Walang pagtubos, walang kapatawaran without the shedding of blood. Ayan. Kaya po, yung kamatayan ni Kristo sa cross, nag-shed siya ng blood para sa salvation ng mga tao. Ganito po yan. Kung si Pablo pupunta doon sa Corinto at magpapasikat at siya po ay mag-preach ng napakagandang message na punong-puno ng magagandang mga salita, hindi naman siya paniniwala ng mga tao. Why? Ang dami na nilang matatalino sa Corinto. Ang dami mga Griego na matatalino at ang gagaling magsalita. Marami na po yan. Ano po? So, hindi po pwedeng pagalingan ng salita. So, anong ginawa po ni Pablo? Ang sabi niya, napunta ko dyan, hindi ko daladala ang magiganda salita. Chapter 2, verse 1 to 5, sabi niya, and I, brethren, when I come to you, I did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Sabi niya, napunta ko dyan, ang layunin ko, tiyakin, na ang makikilala nyo ay si Jesus Christ at yung kanyang pagkapako sa krus. Wala nang iba. Kaya direct po siya doon sa message na yun. Lagi niya pinapakilala si Jesus. Ito yung napako sa krus. Ito yung tumubo sa mga kasalanan. Yan. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words in human wisdom. Hindi ito. Hindi persuasive words. Hindi ko ginamit ang human wisdom. Ayan, anong ginamit niya? But in demonstration of the spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Kaya sabi niya, nagpunta ako sa inyo, ang ginamit ko, daladala ko, is the power of God. The message of the cross ang daladala ko. Kasi ang tatalino na ng mga tao, kung ako'y magdadala pa ng panibagong karunungan, ay baliwala yan, walang bisa yan. So, ang daladala ko is the power of God. Demonstration. Ipinakita ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos pamagitan ng mga himala na ginawa doon sa mga taga-Korinto. Manifestation ng power. Bakit? Kasi yung mga taga-Korinto, yun ang wala sila. Even yung mga Jews na nandun sa Corinth, wala silang power of God. Yung mga Corinthians, wala silang power of God. Kaya pagdating niya doon, daladala niya yung power of God. Umanga sila. Hindi na kinakailangan ni Pablo na magtalumpati ng magagandang talumpati. Sapat nang nakita nilang may himalang nangyayari sa sumampalataya ang mga tao. Why? Because it is the power of the cross. It is the message of the cross na daladala ni Pablo na nagdala sa kanila sa pananampalataya. Sa buhay po natin, ano po, alam ko marami sa atin matatalino. Alam ko sa atin ay mga religious na. Ang dami na ninyong mga alam tungkol po sa mga relihiyon. Ano po? Pero itong tanong, naranasan niyo ba ang power of God? Naranasan niyo ba yung message of the cross? Na-experience niyo ba yung kamatayan sa cross? Naranasan niyo ba yung pagtubos ni Kristo? Naranasan niyo ba yung love of God because of the message of the cross? Diba? Kung hindi niyo po nararanasan, ito po ang dapat nating maranasan. Anong sabi po, Romans 1:16, it is the power of God unto salvation to everyone who believes, sa bawat mga sumampalataya. So, yun po ang mahalaga, yun po ang message po ng cross, yung salvation ng mga tao. Yung
maranasan natin ang pagliligtas po ng Panginoon. Maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yung dumami ang alam. Hindi yung dumami ang karunungan. No? Hindi yung pampalaki ng ulo. Kundi pampabago ng buhay. This is the power of the cross. This is the message of the cross. Yung pagbabago ng buhay. Nabago ba yung buhay natin? O lalong lumala? Ayan. So kung hindi pa natin nararanasan ang pagkilos ng Diyos, yung mensahe ng cross, maganda maranasan natin yun. Paanong paraan? Ihandog natin yung buhay natin. Kilalanin natin na si Kristo'y namatay sa cross para sa atin. Ano? At tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito pangako ng Panginoon. Mananahan si Kristo sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ma-experience po natin ang pag-ibig ng Diyos. Tayo may manalangin. Yan. Kung meron po sa inyo na gustong maranasan ang kapangyarihan po ng Diyos, sabihin nyo ang panalangin ito. Panginoong Diyos, salamat po kay Kristo na namatay para sa akin. Dahil diyan ako ay merong kaligtasan. Patawad po na sa mahabang panahon, ako'y umasa sa sarili ko, humanga sa aking kakayanan, at umasa sa aking mga mabubuting gawa. Ngayon po, naunawaan ko. Hindi yung gawa ko ang magliligtas sa akin, kundi yung gawa ng iyong anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang pagkakapako sa krus, yung kanyang kamatayan sa krus, yung kanyang pagbubuhos ng dugo doon sa krus para sa akin. Na yung parusa na dapat na akong tumanggap, siya ang tumanggap. Siya ang nagbata, siya ang naghirap para sa akin dahil mahal mo ako. Kaya Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. At nalangin ko po, iparanas mo po sa akin ang kapayapaan hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ang kapangyarihan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ang tagumpay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Panginoon, ito po ang gusto kong maranasan sa buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw'y nanalangin tungkol po diyan, ay ang pangako ng Panginoon, siya po ay mananahan sa atin at tayo ay tuturing niya ang anak. Tanda po natin, the message of the cross, Christ died for our sins. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but it is the power of God to those who are being saved. Ikaw na tumanggap kay Kristo, that is the power of God in your life. Patuloy ka sa pananampalataya at matuloy mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ayan. Okay, so maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. At tuloy tayong umasa ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng mensahe ng cross sa buhay natin, patuloy nating mararanasan. Magandang umaga po. Palain po tayo ng Panginoon. Ito pong muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jaime Ambita Calanog ng Malabog Community Bible Church. Patuloy na nagsasabing ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.